Mga kapatid, Sema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Natanong mo ba sa iyong sarili, bakit ako bumabangon? Sapat na ba na ako'y buhay? O saan nga ba patungo ang buhay? Naaangkin at ay sasabuhay ko ba ang katuturan, ang ganda ng buhay na kaloob ng may kapal? Ngayon, atin pong pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa ikatlong linggo ng karaniwang panahon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga naksaksi nito, buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balitang tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Sa pambungad ng mga salita ni San Lucas, kanyang ipinahayag ang layon ng Ebanghelyo. Narinig din natin ang salitang Teofilo na maaring isang tao ang kanyang sinusulatan o nagsisilbing salutation as a general reference to his audience, while in Greek, Teofilo is simply translated as lover of God. Bago dumating ang ika-apat na kapitulo na siyang ating narinig sa Ebanghelyo, maraming mga pangyayari ang naganap sa buhay ni Jesus, such as his birth, his baptism, where the Holy Spirit anointed him and God acknowledged him as the beloved Son. After which, he spent 40 days in the desert discerning the meaning of those words of God the Father for his life. Ngayon, puspos ng banal na Espiritu, gaya ng kanyang kinagawian, pumasok si Jesus sa sinagoga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Here, Jesus inaugurates and defines his mission, his purpose in public view. He inaugurates the vision and the direction for the rest of his life. At ano ang kanyang bisyon? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang ako upang ipangaral ang magandang balita. Ipangaral kanino? Sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag, ipahayag ang alin, na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin. At ito ang lahat
ay ating masasaksihan na ginawa ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo sa susunod na mga linggo sa buong taon. Mapalad si Jesus dahil ang banal na kasulatan ang nagbigay sa kanya ng life plan, kung ano ang kanyang magiging misyon at kung ano ang magiging kahulugan nito sa kanyang buhay. Tayo, ano kaya ang ating misyon? Ano ang tutunguhin natin sa buhay? Sa bawat pagising natin, maari nating tanungin, paano magkakaroon ng bagong halaga at kulay ang araw na ito? Paano natin haharapin ang maghapon ng may bagong sigla at saya? Marami sa atin, we let fate happen in life. Samantalang ang iba, they make life in fate. Many of us, we treat life as a matter of surviving, not of living. And this makes life dull and meaningless. Katulad ni Jesus, naway makita rin natin ang direksyon kung saan tayo tutungo. Katulad ni Jesus, may we learn and know our purpose in faith in God. Paano ito gagawin? Sinabi ni Jesus matapos niyang basahin ang kasulatan, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ipinapakita niya ang kanyang pag-angkin sa mga salitang sinulat ni Propeta Isaias. Kanyang binigyang buhay, mukha at katawan ang kanyang binasa. He personified the Word. He actualized what the Word is. Not just on a single day, but every day. Dito rin natin maaring bigyang direksyon at tutunguhin ang ating buhay sa pamamagitan ng pag-angkin ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Ituring natin na buhay at totoo ang mga salita ng Diyos para sa atin. Pag sinabi ng Diyos na tayo ay tinuring niya na kanyang mga anak, tanggapin natin ito na isang katotohanan at patunayan natin na isang konkretong pamumuhay kung paano gumalaw, magsalita, makitungo sa kapwa ang isang anak ng Diyos. Ang ating buhay, ang ating life plan ay nakasulat na sa mga salita ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na binabasa natin ang banal na kasulatan, binabasa natin ang ating life plan. Sa bawat mga salita ng Panginoon sa Ebanghelyo, naririnig po natin ang ating life plan. Kung ano ang ating tutunguhin, kung ano ang konkretong paraan na dapat nating gawin. Ang tanging kailangan po natin para maging malinaw sa atin ang tunguhin sa mundong ito, babasahin, pag-aaralan, uunawain, aangkinin natin na tunay at totoo ang mga salita ng Diyos para sa personal nating buhay. At tulad ni Jesus, bigyan po natin ng buto at laman ang mga banal na salita sa pamamagitan ng ating taimtim na pagsunod at pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Ngayon po, samahan po ninyo ako sa isang maikling panalangin. Tapat at mahabaging Ama, puspos ka ng pagpapala para sa aming lahat. Papuri at pasasalamat ang sa iyo ay aming alay. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataong magnilay at magsalo sa iyong banal na salita. Ipadala mo po sa amin ang iyong banal na Espiritu upang katulad ni Jesus ay samahan kaming hanapin, tuklasin ang iyong mga nais sa aming buhay at gawin ito sa pang-araw-araw naming buhay patungo sa iyong kaharian ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating nang napagnilayan
ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po si Father Joan Di Padre OFM, Paris Priest ng St. Clair of Assisi Parish Santo Tomas Isabela, na muling nag-aanyaya sa inyong lahat. Huwag tayong manatiling tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, bagkos isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa.